itong Wave 100. So ang issue naman nito, malakas siya magpundi ng spark plug. Hindi siya tumatagal ng 1 linggo, pundi agad. So nung binuksan ko yung kanyang engine, ito yung nakita kong problema niya. Yan. Ayan. Mayroon siyang overheat. So ito, hindi na siya pwede. Kailangan na itong ipa-rebore. Ayan. So ang gagawin natin dito, papalitan na natin siya ng bago. Para fresh yung makina natin. So ito nga pala, number 1 po, alagaan nyo po ang inyong motor sa langis. Yan po ang pwedeng madamage kapag kayo ay nagpabaya sa langis. Sa halagang 250 pesos o 350 pesos na change oil, pag hindi nyo siya na-change oil, ito ang nangyayari. Ayan, nag-overheat, natatamaan yung kanyang block. So ito may usok to, bahagya lang yung usok niya, pero ang lakas niya magpundi ng spark plug. So ngayon, papalitan siya natin ng bago. Replacement nga lang na, pero pitch bike, CNC brand. Ayan. CNC brand. Stock lang din to, mga boss. Standard set lang din to. Ayan. Nalinis na rin natin yung kanyang cylinder head. Napalitan na rin natin ng valve seal. Ikakabit natin to. Tara, samahan nyo akong ikabit ang ating bagong block. So, gaya po ng dati, yung ating piston ring ay dapat to tama ang kabit. Unahin natin yung kanyang o-ring. Ito ang tawag dito, o-ring. Sa mga magdi-DIY ng mga wave nyo, tamang-tama to pang tutorial. Ayan, kabit natin siya. So, tandaan, hindi po nyo natandaan, yung gap na to, hindi po siya lagi magkatapat. Dapat lagi siyang magkahiwalay. So yung gap, lagi po siyang hindi magkatapat. Tapos sa piston ring naman, dalawang po klase yan. Isang itim saka isang puti. Yung itim sa ilalim. Kasi pag nagkabaliktad kayo dito ng piston ring, hindi naman siya uusok. Ang mangyayari, kahit bago yung block nyo, magbabawas siya ng langis kapag baliktad yung piston ring. So, tandaan po, lagi yung gap, hindi po siya magkatapat. Iiwas niya po siya. Lagi siya magkalayo. Ito po ang huwag na huwag niyong kalilimutan. Yung maglagay ng lock doon sa pin. Ayan. Napakalaking damage to pag hindi siya naikabit ng tama. Gamit lang po kayo ng long nose para may kabit niya yung isa. Kailangan naka-shoot siya dun sa kanyang kanal. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Sana po patuloy niyo po akong suportahan at patuloy niyo pong i-share yung ating video. Maraming salamat po sa mga nag-share, mga kaibigan natin. Salamat. So ang tamang pagkabit, kailangan yung in, may nakalagay dyan, in. Sabi yan, intake. Yan, naka sa ibabaw yan. Sa ibabaw siya, sa taas yan.
Siyempre, huwag niyo pong kalilimutan yung kanyang mga gasket niya. Kailangan lagi siyang meron. At saka nga po pala yung dowel, huwag niyo rin siyang kalilimutan. Ayan, yung dowel na yan. Sa mga gusto mag-DIY ng mga wake owner, ayan. Lagyan niyo po siya ulit ng lock, yung kabila naman. Make sure nyo, makasure ball yung kanyang lock. Ayan, yung lock na yan. Make sure na hindi siya lalabas. So, ikabit na natin yung kanyang lock. Lagi niyo po natandaan, lagi niyo po siyang lalagyan ng lubricant bago niyo siya ikabit. Hindi siya papatakan. Ingatan niyo pong mabali yung maipit yung kanyang piston ring. Kasi pag umipit po yan, pwedeng mabali yung piston ring. Pwedeng maliko. So, magkakaproblema na kayo doon. Tulak niyo lang siya. Tapos yung kanyang roller, yan. Huwag niyo po siyang kalilimutan ikabit. Gamit lang kayo ng 10mm. Yung kanyang isang tornilyo sa block dito. So, kailangan po pag nagkabit kayo ng nag-timing kayo ay naka-tapped center. Kailangan yung piston nasa ibabaw. Ayan. Tapos yung kanyang letter T. Ayan, hindi siya kita eh. Yung letter T. Ayun, kita siya. Kailangan nakatapat siya dun sa guhit. Yung guhit na to. Ayan. Ayan. Kailangan nakatapat siya dun. Ganyan po ang pagtatapit center. Po yung ating ring cylinder gasket. Ikabit yung kanyang lock ay cylinder head. Sa pagkabit po nito, mayroon niyang arrow. Kailangan yung arrow nakaturo siya sa baba. Yung arrow na yun, kailangan nakaturo siya sa baba. Yan.
So, sa pagkakabit ng town gear, kailangan naka-top dead center siya. Ayan. So, ang kanyang tuldok. Ayan. Kailangan nakatapad siya dito sa kanyang guhit. Ayan, yung guhit na yun. Yun. Saka dito sa top dead center, yung letter T. Kailangan nakatapad naman yung sa guhit. Ganyan po ang pagka-timing. Ipitan niyo siya gamit ang T na 8. Tapos kontrahin niyo siya dito sa mga magneto. Para makikita niyo siya ng maganda. Kaya, kapag nagkabit niyo na yung kanyang cam gear, so ikit niyo siya ng 36 degree. Para malaman nyo kung tumutukod yung kanyang engine valve. So wala siyang tukod. So papaandarin na lang natin to. So yan na yung ating Wave 100. So kaya pinanda naman ng black. So ulit si Foggy Works. Sharing na lang po mga boss. Salamat.